Magandang gabi mga kababayan at welcome sa Ang Pinoy Live. Ngayon ay Sabado at pag Sabado po, it's Kamusta Ka Kabayan. At dahil Sabado, kasama ko ulit ang ating fresh na fresh na section editor, si Ms. Jean Estrabon. Hi, Ms. Jean! Hi, good evening, Jaycel. Good evening sa'yo. Salamat at meron tayong guest ngayon na makapag-share ng kanyang buhay. Stay put kasi marami tayong matutuhan sa kanya. Ayan. Ay, okay, Jaycel, yan. Yes, sobrang init lang talaga, Miss Jean. Grabe, alam niyo sa Pilipinas. Sobra, sobra. Ayan, so, Miss Jean, sabi mo, yung guest natin ngayon, personal mo kasi itong kilala. So, nag-uusap tayo kanina bago mag-live. Sabi mo, ang ganda ng kwento niya. So, paki-introduce at huwag na natin patagalin pa. Okay. Ayan, masaya ako na nakuha ko siya na mag-share ng kanyang buhay ngayong gabi. Classmate ko siya nung elementary, so we haven't kept in touch mga 3 decades na. So ngayon, nag-uusap-usap kami, pentong-kentuhan. And sabi ko, halika, invite ka namin. And this friend is, nagtatrabaho siya ngayon sa Qatar. 20 years na siya sa Middle East. So medyo matapang na tamang lababae. And I'm proud to introduce to you classmate ko nung elementary, si Miss Regina Rubia. Hi, Gina. Hi, Miss Jean. Ayan. Yeah. So, no, ako, kahit oh, para marinig. Miss Gina. Miss Gina. Yung sinasabi mo kanina, gusto ko yung intro mo. Saan mo gustong, saan niyo gustong mag-umpisa? Oo, sa buhay niya. From Philippines to Dubai to Qatar and Saudi Arabia. Wow, nag-Saudi ka rin ba, Miss Gina? Well, nasa kong Qatar. Oh, nakailang ba? Saudi, Dubai, Qatar. Saan pa? So, tatlong. Pero Hong Kong. Nag-Hong Kong sandali lang yon. Pero sa Middle East, mas matagal ka, 20 years ka. Ayan. 20 years. Oo. So, simulan natin. Paano ka nakarating ng, ang unang mong pinuntahan, Dubai? Paano ka nakarating ng Dubai? May isang tagapalengke, nag-recruit. Sabi niya, high-speed driver. Sa akin, before that, no, I'm a single mom. So, kailangan gawin mo lahat. Diba? And then, ang puhunan ko sa pag-abroad is lakas ng loob. Yun ang number one. Hello? Yes, Miss Gina, naririnig ka hello, namin. Sige, sige. Oo. Pero magkakang. Ayun, ang puhunan ko is lakas ng loob. Tiwala sa sarili. Yun yun eh. So, before ako nag-Dubai, nag-drive ako, meron akong car dyan sa Pilipinas. So, 5 years na akong nag-drive dyan bago ako makapunta ng Dubai. Okay? So, ang lakad ko, nung time na hindi pa nag-visit, ang lakaran lagi nung pa-Dubai is visit visa. Oo, visit. Okay. Merong reader sa website. Ang ipapakit, ang agent ko, ang binibigay, dalawang papel. Ang visit visa galing sa amon direct. At may ginagawa yung agency na isang papel na pagmari, magtatrabaho ko at ang secretary sa ganang company na nakalagay sa papel. So pagdating ko ng airport natin sa Pilipinas, ang ipapakita mo din sa reader, company ako, magtatrabaho. And then, pagsakay ko ng eroplano, tapon mo si papel. Dahil pagdating ko ng Dubai, yung visit visa kong bigay ng amo, yun ang i-present mo sa Dubai. Oh! Yes. Okay. Yes. And then, after, pag ang amo medyo hindi malakas sa gobyerno, yung mga tipong mga Indiano na nabisahan din lang at napasutan, ang ginagawa nila, kaya nilang mag-visit dito sa empleyado, pero hindi nila kayang ayusin ng direct na hindi nalalabas ng Dubai ang employee.
So sa akin, totally, original na Arabo, ang tawag din is local. Original yung local yung sa akin. So hindi na ako pinapunta sa Iceland, pinapunta sa Oman para lang mag-exit sa pagdating ng Dubai kasi business visa. So sa akin, direct. Yun. So, pero ang patul ko at business visa, ang sponsor ko ang nakalagay na iyo hotel ako kanyari. Showing lang ba sa airport? Yo hotel ako. Sagot na lang. Parang nakakatakot din yan na, no? Pero, sa bahay niya ako direkta. Sa airport, direct ako din sa bahay ni Taylor. Pero yun lang ang showing papers para lang makakasasasas. Yun nga kaya nga kailangan. Yung mga nag-apply. Matapang ang bibib. Makapal ang mukha. Totoo yan. Totoo yan. Grabe. Pag hindi agad, grabe. Mamamatay ka sa abroad. Mamamatay ka sa abroad. Oo. Totoo yan. Miss Gina. Yan. So, ang unang trabaho mo doon? Oo. Oo. Oh, Jaisel, may tanong pa. Hindi, oo. Kasi parang nagulat ako doon sa share niya, no? Sa share niya. Alam mo talagang taas ang kamay ko sa'yo habang kinikwento mo kasi ang dami kong naririnig yung sa visit visa pero maganda yung sinasabi mo kasi sobrang detalyado. Oo. Ganun ang palakad lagi. Nagbabayad kami halimbawa may driver na nag-request sa akin doon sa Pilipinas ako. Kukunan niya ng some 50,000 yung amo. Papadala niya ako ng 30,000 sa Pilipinas. Magbabayad ako sa POEA ng almost 16,000. And then yung remaining nun, pera ko. Pero may kita ang bawat magre-recruit. Ganun ang kalakaran dati. Kaya nagre-recruit kami dati. Pero hindi kami ma-record sa POEA. Mare-record lang ako sa POEA kapag uuwi na ako ng Pilipinas kasi kire-register ko yung sarili ko ngayon. Wow. Kaya lakasan ko talaga ng loob kasi lakasan ng loob yan. So, nakakahito. Oo. Diba? So, Gina, Gina, paano yun? Pag umuwi ka, tapos pagbalik mo ulit, ganun pa rin ang gagawin mo? Ganun pa rin? No. Paano na? Depend. Kung bago yung amo mo, kung bago ang amo, always visit visa. Kasi ang visit visa, wala nang medical, wala nang etc. Good for 3 days, makakalabas ka ng medical. Mm. So, ilang taong ka? Kasi visa, 11 years po ako sa Dubai, sa balik-balik. 11 years, Miss Jean. Miss Jean, nawawala ulit ang iyong signal. Oo. So, Miss Gina, habang hinihintay natin si Miss Gina, ayan, bumalik. Doon. Nagkaroon na kami ng driver. Anong usapan? Sorry na kasi. Ang first amo ko, pagdating mo doon, bawal ang meron. Kasi hindi pa sila civilized na tao. So, gusto nila single. So, and then, tapang talaga ng mukha. Sinabi ko, single ako, pero tatlo na lang anak ko ng bata. And then, hindi ako marunong mag-arabo. Hindi ako marunong mag-arabo that time. Oo. And then, pinag-aral ako ng amo. Siyempre, hindi ako, ang mga pulis sa bansang yun, hindi marunong mag-English. Yun ang pinakamabigat na sitwasyon. Nag-aral ako ng driving school, ang sabi nila, may road test ako ng bridge. Ang inisip kong bridge, like Philippines, yung direction ganun. Diyos ko, dahil ang bridge nila hanggang ano lang, hanggang ano, tuhod ko lang ang taas. Yun ang bridge. Bridge? Bridge to life? Oo. Ang sabi nila, may drive test ako sa kilay. Oo. So, hindi naman ako kinabahan kasi gusto nga ako nagsinta doon. Sanay ako sa mga tulay natin dyan, di ba, alam sa Marikina, sa, di ba, pag mga bundok, kasi nagdadrive ako dati sa mga bundok-bundok. So, nasanay ako sa mga gano'n na bulok na sasakyan, doon ako natin. Kasi nagtatracking na ako.
blessing din ang ibibigay sa yung sasakyan sa training ng Dubai. Yung dispalinghado, yung tipong ang plot, hindi kakagat agad. Ang brake, hindi papasok agad. Yung tipong ganun. Na, mga kanina marunong may namamatay. Mga Araba, maraming namatay sa ganun. So, como hindi naman ako ganun nakatanga bago kami sa kanila, na-handle ko yung sasakyan kasi ibibitin kanya sa bitna. And then, para hindi bumaba ang sasakyan, eh, dun ako expert sa ganun. So, ang pinili ko yung sasakyan is manual, not automatic. So, tatlong pulis ang kasama, sa loob. Ang naging problema ko, first try ko din sa kapo kasi ang sabi ng police, kasi sa Dubai pala, hindi ko nagkwentan, maraming roundabout. Halimbawa, pupunta ko sa bahay mo, dito sa kanto may roundabout. Ikot muna ng malayo para sa roundabout bago makarating sa place mo. Okay? Yung sabi ng police, yamin. Eh, hindi ko alam yung yamin. Ibig pala sabihin na right. So, hindi naman marunong nalilipin. So, hindi kami nagkaintindihan. So, bumagsak ako. Yun lang, binagsak ko. Yun lang. Sabi ng amo ko, ibabalik kita sa agency. Kasi ang sabi ng polis, hindi na marunong mag-drive. Nagalit ako, umiyak ako. Hindi ko matanggap. Sabi ko, hindi pwede yan. Nandito na ako eh. Kailangan itayo yung sarili ko, di ba? Ayoko magtatalo na kasabihin mo, hindi ako marunong matakunit yung parito. Kasi yung tangang agency ko, sabi, may Land Cruiser daw ako. Sabi, normal na, nangaasar ako. Sabi ko, sir, kung may Land Cruiser ako sa Pilipinas, hindi ako magpupunta rito para mangamuhan. May Land Cruiser ako sa Pilipinas, million kami yun. Di ba? Meron ako kotse sa ka-owner. Meron ako noon. Pero yung Land Cruiser, never. Sabi ko, pero para patunayan ko sa'yo na marunong ako mag-drive, sumakay ka. Binagsak ako ng police, pati tunayan ko sa'yo, marunong ako mag-drive. So sabi ng Arami, sige. Ito yung sisi ng manual. Land Cruiser, ang first try. Hindi, okay. Okay, sir. Saan tayo pagkita? Sabi niya, sige, straight. Pero nag-Arabic siya. Ako nag-English. Bahala ka din mo. Hindi mo ako maintindihan. Basta ako, kahit hindi ko alam yung lugar. May nababahe sa mga karate lang. Sige lang. Kaya kumbaga, common sense na lang ang ginawa ko. Kaya hindi, drive ako. Sabi niya, sige, diretso mo dyan sa buhit na puto. Hindi nag-drive ako. Nag-120 ako kasi malapad yung mga karate. Yung Arabo natakot. Sabi, dala mag-seatbelt ako. Mag-seatbelt ako. So, and then, sabi niya, marunong ka naman tali. Bakit sabi na, ay, bakit sabi na sak ng pulis? Kasi sabi ko, ang pulis sa gaya mo, hindi marunong mag-ibig. Eh, Arabic. Hindi naman ako marunong mag-Arabic. Kasi 1 week pa lang ako nakakalat ng Arabic. Kasi nag-try mo na. Hindi mo ako pinapunta sa school. Diniretso mo ako. Kasi nung may kakalanan mo yun. So, huwag mo akong ibabalik sa Pilipinas. Sabi alam mo, that time mo yun. Teka, Gina. Oh. Gina. Unang amo mo pa lang to. Oo. Siya yun. Magpanuwento ko na sa'yo kanina. Sa'yo. Ilang taon ka, Miss Gina, dun sa una mong amo? Oo. 3.5. 2.5 years. 3.5. Kasi, wow. Awasang, Gina, pwede ka na ba ipapasok? Ha? Magpanuwento ko sa'yo kanina. Yung kinuwento ko sa'yo kanina. Ito, Jaycel, meron siyang juicy na ano. Pero pwede natin i-cut short lang, Gina. Meron siyang juicy na kwento kasi eh. Ito yung mga kwento na hindi natin usually napapakinggan or sinishare. Pero there's this
ito si Gina, gusto niyang i-share dahil siguro naka-get over na siya. Jaycel, parang bahala kang magpara kay Gina, pero Gina will meron siyang kikwento. May kikwento siya sa kanyang isang amo. Gina, sige, continue. Sige, Miss Gina. Oh, itong amo na to, dalawa asawa niya, dalawa asawa. Miss Gina, nawala. Ayan, okay na po. Nag-ano kanina. Ayun, dalawa yung asawa niya. Dalawa. Ang anak niya, isang dosena. Isang dosena? Oo. Nung 2 years na ako sa kanya, walang naging problema. Naka-uwi ako sa akin, nakabalik ako sa kanya, nag-rewi ako. Kasi mabait niya ako. And siguro mga after 2 months, doon niya nilabas yung sa loob niya na gusto pala niya. Gusto niya si Inday. May love story. One day, before pa nangyari yun, nag-text na siya sa akin. Kasi dati, hinaharang niya ako sa pagkakaon ng school ng maaga. Sasabihin niya, huwag kang pwede pa nakisil na maaga. Yun pala, yung din yung video kasi may gusto siya. Alam mo yan? Binabangay siya siya. Bakit? Hindi ikaw na sumundo sa anak mo. Ang layo-layo ng paradahan. Ayaw ko maglaan mo niya. Kasi before yan, ba wala, labas yung school niya yan. Kasi 1 o'clock dapat kasi nakaparada kami. Okay. Sa school. Kasi ang haba na siya. And then, nagpapalipadhangin siya na kung gusto niya mag-asawa, sabihin mo kay Baba. Yun pala siya, may gusto siya kasi naking asawahin. Bet? Pero, wala naman nangyaring bubaran. Wala. Kaya kinakwento ko. Experience mo. One day, every day na niligo ako, meron tap kasi sila lagi. Direct din sa bintana niya sila. Sabi ko, parang sabi niya, ano niya din sa kanya. Di hindi ko pinapansin. Hanggang sa nakatuyo sa kanya. Di ba yan? Bahala ka dyan sa buhay. Di ba yan? Ang system. And then, yun. One day, naglalaba ako ng madaling araw. Siguro niya, 5:30 in the morning. Kasi, iniisip na ko yung sarili ko para after yung maglaba, mag-drive na nga kasi ako. Dahil yung pagmamaniho ko dun, is para kang sa atin mo. Easy lang ang pahinga ko, kulang na lang din ako matulog. Kasi matulog. Kasi mga bata, sa nursery to college ang pinag-drive ko. Masabay ko na yun. And then, one day, naglalaba ko, sinonger ako ng amo. Umunta sa likuran ko, nakarap ko sa nursery. And then, Sinabitan na ko. Okay? Nung sisikuhin ko at manlalaban ako, hinawakan kamay ko patalikod. Nasa likod ko. So, talagang kumbaga yung body is nakadikit ko ganun. Kasi nakaharap ako ng siya. Nalit ko sa likod ko. Hinawakan yung kamay ko. Manlambot ako kasi alam mo bakit. Alam mo sabi niya, malaki din. Sabi niya malaki, di ba? Pinahawak niya sa akin yung sandali. Oh. Pero nakadamit ko. Oh, ano ha? Sanitize. At kaya muna, hindi. Kaya muna, okay lang yan kasi wala na yan ibang pa niya. Hindi. Doon sa mga kanila, like, yes. Alam niyo yung mineral water na malaki. Yung medium. Ganun siya. mga ano. Sandali. Na ano ako to para. Alam mo nakakatuwa Miss Gina, ngayon nakakarinig tayo ng mga ganyang storya. Kasi yung alam mo Miss Gina, napakaganda na sinishare mo yan. So sabi nga ni Miss, parang usapang SPG to, so kailangan ng mga parental. But maganda yan kasi I'm pretty sure na kaya gusto ko siyang i-share. Maraming sabi ko yun sa atin na ang bakit gusto ko mag-abroad.
gusto ko ng ganyan. Kasi gusto ko maging mabigay sa pamilya ang magandang buhay. Ang natin nila, ganong paganda sa abroad. Ang akala nila, ang ugali nila sa Pilipinas, pwede sa abroad. Ang gising mo sa panghali, nag-makeup ka. Kaya pag nakakita ka ng mga Pilipina sa airport, alam mo, matatawa na lang ito. Last flight nila, excited, first time. Sabi ko, kabayan pa po ito. Sa Dubai. Ano trabaho mo po? Kasi naka-pulling makeup, naka-ribbon, naka-manicure, mahaba ang kuko. Sabi ko, ate, ano trabaho mo? Sabi niya, BH po. Sabi ko, patay tayo dyan. Patay tayo dyan, ganun ang itsura mo, marerit. So may mga, Miss Gina, may mga ganun talagang mga nangyayari. So curious lang ako, wag na natin ibalik. Anong nangyari? Anong naging resolution? Diniretso mo ba siya na no, I don't like you? Miss Gina, ayan. Ano natapos? Okay, nagsimbong ako sa asawa. Kasi yung after mo, before nangyari yun, nautangan ko siya ng pera. Before siya nagpapat, nautangan ko siya ng 30,000 sa peso. So, hinapitan niya ako. Bala kong bayarin. Hinagawa niya ako dito sa binayas. Sinisingil niya ako kasi nagalit ako. Umaalis na ako sa bahay. sabi ko, sabi ko, kasi walang hinahas. Nagsaya ko sa'yo, umuwi ako, bumabit ako kasi ang tingin sa inyo pamilya. Tapos ginawan mo ko ng ganyan. Sorry ka sa akin. Kaya sa mapatay mo ako rito, maaalis ako sa bahay mo. Yun. Sinisingil niya ako. Sabi ko, bakit kita babay? Ang tapang. Sabi ko, ba't kita babi? Ilipat mo ako. Sabi niya, ang mali naman ako. Ang pwede. Kung nagalaw mo ako at nagubaran mo ako, baka mas malala pa dyan ang babayaran ng banyo. So, gusto ko lang itayo yung bandera ng mga. Ang tapang. Diba? Ang tapang niyo. Hindi ka dapat mawalan. Oo, alam mo, di ba alam mo yung... Tama. Hindi ka pwedeng kumiyak sa isang tulo para maawa sa sarili mo. Alam mo, binabayaran ko yung asawa niya, isa kasi tito yun, from Saudi Arabia nila. Sabi niya, baka gulihin mo kami. Babayaran ko pa. Umuwi ka na lang. So sabi ko, hindi ako magpapabayad sa'yo. So once na nagpabayad ako sa'yo, baka gawan mo ko ng problema kasi pwede mo kong gawan ng nanginig na kawa ko. Ako ang nababaligtad. So, sa'yo ang pera mo. Akin ang bibigad ko. Yun lang, yung ginawa ko. And after that, umuwi ako. Sinanitin niya ako. After 1 year, nagkita ulit kami sa daan. Pero ano nangyari pa? Yung certain employer ko, kakalikod ng bahay. Ang lapit. Oo, magkatabikod. Pader lang ang pagitan. Miss Jean, anong naging trabaho mo, Miss Gina, doon sa pangalawa? Driver pa din. Driver ako lagi din. Wow! Oo. Ang galing, Miss Jean. Ano ko lang, no? Kasi parang sa Dubai, talagang binibigyan nila ng chance yung mga girls, o yung mga babae, o women, na magtrabaho ng parang sa lalaki. Kasi dito sa Pilipinas, bibihira ka makakita ng ganyan. Bibihira po ang babae ng driver. Marami din yung convoy. Marami din talaga. Mabibilang mo lang ang babae. Kaya, sabi nila, siguro convoy ka, bibili ka. Sabi ko, pwede ba? Mahal ko sarili ko. So, Miss Gina, ano, habang pangalawang employer, sabi mo 11 years ka sa Dubai. Bakit ka nagdesisyon na umalis ng Dubai at lumipat ng Saudi? Dahil nag-Dubai ako ng 8 years,
And then, pumunta ako ng Qatar. Ah, Qatar muna. Nagpatar ako, nag-babysitter ako. Ang kwento, inilogal ko kasi nasa Canada. Inaayos ang papel ko, pangalan pa ng Canada, so sabi nila, may nagsabi siguro sa kanya, kung papuntahin naman ang Qatar yung ako mo para makapag-cross country. Ang kamali, ang malalang, wala naman akong alam. Pagdating ko dito ng Qatar, yung Canadian embassy po nasa Abu Dhabi. Ah! Hindi sa Qatar! Yeah. So, napilitan ako mag-apply na ng babysitter. Oh. No choice. Sa Qatar na ako eh. Bahala. Mm-hmm. And then, ano nangyari? Yung papers ko, kinuha ng Canadian embassy yung passport ko. Hiningan ako ng another requirement na hindi ko lang i-submit para makomplete. So, na-deny ako. Hindi ako nakapasok ng Canada. So, tinuloy ko yung work ko sa Qatar. Naka 3.5 years ako sa Qatar. Mura pa sahod, $150 lang. Wow. Sa buong isang buwan? Mm-hmm. Oo, oh. 100. Yun lang ang starting nila nung dito. Ngayon lang sila nagtaas. Oh, wow. Ano, Mia, yun yung reason na nagpunta ka ng Saudi. After that, nag-Saudi ka na. Hindi. Bumalik muna ako ng Dubai ulit. Dubai ulit, oh. Mm-hmm. Ano na naman ang trabaho mo doon? Yan, pero driver kami. Driver ulit, oo. Kasi nang umuwi naman ako, laging merong aberye, kaya din hindi ko pa. Yung itong unang ano sa Qatar, okay siya, no? Naka-serious ako sa kanya, nagpaalam ako ng babakasyon. Di okay. Ngayon, based on flight ko, ngayon gabi, pinahitan niya yung passport ko. Okay, kasi handle naman yung passport ko. Di okay. Siguro, iniisip niya na, para hindi ako makauwi, yung picture ng passport ko, ginunting niya. So, baklas passport ang dinabas. Oo, naka-flight pa makauwi ako, pero hindi ako pwedeng bumalik sa kanya. Nang gano'n ang passport ko. Oo. So, nag-ring niyo ako, pero hindi ko nasabi na dito. Tapos, pinatawagan niyo ako, sabi niyo, name your flight. Name your flight. Pagdating mo dito, driving ka na. Sabi ko, no way. Ginoon mo, anong ganyan. Ginoon mo. Kahit ibang mo ako dyan, pero wala kang sakaran. And then, balik akong Dubai. Naging amo ko yung director ng Philippine Dubai. Puro maraming asawa, tatlo asawa. Sa isang compound, tatlo asawa. Wow. Kasi hanggang apat sila, at yung lalaki. Mm-mm. And then after, man, parang lumabas na yun. Umuwi na ako. And then 2013, nakamag-Saudi. Gano'n po kayo alam kataga sa Saudi? 6 years. Isang amo, 6 years. Wow. Anong trabaho mo naman doon? Anong trabaho mo doon? Nawala kayo, Miss Gina? Ano po? Oo. Nawala kayo, Miss Gina? Naka-silent. Ayan. May pumapasok ng message. Kaya naka-silent. Apo. Ano raw po ang trabaho? Yung tanong ni Miss Jean? Oo. Ano yung trabaho mo sa Saudi paglipat mo noong 2013? Cook na ako. Cook ka na, okay. Wow. Oo. Bakit ka umalis doon, Miss Gina? Sa Saudi, kung 6 years ka doon. Mukhang okay si boss sa, dahil isa lang siya. Umagpakang negosyo. Nila. Nade-delay na ang COVID. At Miss Jean, doon ko nakatsas si Leo and Yana sa Saudi. Oo. Isa naming classmate, oo. Mm-hmm. Ang tagal ko na siyang hindi nakita, magkaisa kami ng place sa Libong ko. Magkaisa kami, magkatabi kami ng bahay, pero hindi kami nagpapangabot sa Pilipinas. Until now, hindi pa kami nag-meet. Since hanggang sa kita, since elementary. Kasi, andan, hindi kami estresa ako, sabihin sa amo, uwi akong Pilipinas, papalik ako. Ganun na nangyayari. Hindi ako umuwi ng ang lakas ng loob ko. Mm-hmm. Ako galing sa Saudi, may utang ako sa amin. 14,000 SAV. Diba? Ipapautang niya amin. Wow.
Pag gusto mo siyang ipakaipas, pag ayaw mo, quiet ka lang. Pwede. Oh. Ay, mabait siya. Ang pag-iipas ko naman ng kaya mo din ko, wala akong alam sa pagliloko. Kasi, yung agency na nangangalan yung problema, alam mo naman ang agency, kumita lang, diba? Lahat gagawin. Kaya, kaya gusto ko itong isi, para hindi lahat ng Pilipino patang-tanga. Ang agency, gusto lang makakuha ng pera, lahat ng magandang salita sa Pilipino. Pero, nung nag-Saudi ako, dumating ako sa point yung nag-back out sa agency kasi sa Saudi, maraming namamatay. Period. Maraming namamatay na domestic worker. Kasi ang mga babae din, may ibang bansa, naiiwan yung katulong sa lalaki. Pag sa ribahe ang pamilya ng lalaki, pinsan na mga kaibigan patapakirin at hahalalin katulong. Wow! Domestic. Hindi na matay talaga doon yung time nakikala ko. Marami. Marami. Kaya na sir, 30 na sa amin. At so, siguro yung ibang Pilipina, kaya na sa tema, parang sila na yung libre ni Marisa. Parang, kasi bawal din naka-iskriblo. Bawal so, na nakikalim din ito. Alam mo yan, lagi kami nakamahaba. Tapos pag umabot kami doon, nakaabaya, nakataklo, mapalang isa. Nakaipuli isin na ko. So, Miss Gina, pag lumabas ako, sige po. Sige po. Pag lumabas kayo, so, pag lumabas na, nakaabaya, hindi ka makikita ng kapwa Pilipino na Pinoy. Ayun. Kailan po kayo bumalik ng Qatar? Nato lang. When she said from 19, nasa tawa 1 year ka lang tayo. 19. Kumuwi ako dyan sa Pilipinas na din bago mag ano, mag-alumni. October kasi ako nandiyan. Ah, 2019 nandito ka pa. Kaya lang, masyadong busy. Ilang months na ako dyan, February, umalis ako. Masyadong busy kasi marami ako. Hindi tayo nagkita. Oo. Ang ano ko lang, ang tanong ko lang. Oo. Ang tanong ko lang sa iyo, Gina. Naka 20 years ka nang pabalik-balik na ganyan sa mga bansa sa Middle East. Na-mention mo minsan nag-uusap tayo na gusto mo nang umuwi. Sure ka na ba? Gusto kong tanong mo, sure Miss Gina. Sure ka na ba? O parang i-confirm mo kasi, you know, nasa pandemic tayo ngayon. Alam mo na, mahirap. Mahirap sa Pilipinas. Kasi pag wala kang trabaho. Pag OFW ka at umuwi ka sa Pilipinas, mahirap. May option. May option. May option kasi ako. Option. Anong option? Meron na kayong offer. Ah, may offer ka? Saan? So, pag umuwi ka, pag gusto mo na ulit, pwede ka pa umalis ulit. Hindi, kasi ang plano ko dyan dahil mag-negosyo. Pag nakita ko ko kayo, honey, good. Di ba nga may dabay yung so, online naman yung WTO, so anytime, pwede kong i-run yun. So, bala ko kasi mag-restaurant. Korean restaurant. Oo. Pag hindi nag-sleep, kung na-stress naman ako, yun lang, yun lang naman katapat yun. Wala ikaw ulit. Pero before that, dapat, bago ka umulit, meron ka na makausap na matutupin mo. Sana contact mo si Gina. Sa mga naging experience ko, no, wala akong alam na dito. Wala akong diploma. So, yun na. Lakas ang mala ng loob eh. Tapang ng loob. Meron akong 450 minutes
assorted countries. Italian, Spanish, Chinese, a little Japanese, Thai. Wow! Ang medyo addicted. 450 na yung menus nyo ngayon. Iba-iba. Oo. Mga pastry na nagluluto at sa Saudi ng buong karok. Kamel. Ay, ano bang bakal doon? Yung ano ba yung baka? Isang buong baka? Hindi. Parang kambing. Isang hayop. Sheep. Oo. Sheep. Nagluluto ako ng buong ganun. Kamel na ang tawag ko. Karok. Magugol nga yan. Nagluluto ako ng isang ganun. With matching flesh, food, and lahat. Wow. Ilala ka ani ang haba ng lamang sa ng sao. 35-30. Wow. Miss Gina, sabi mo kanina, di ba, na dati hindi ka talaga naman masyado marunong magluto. And now, 450. Ano yung naging sikreto mo para matuto doon sa iba't ibang cuisines na nabanggit mo kanina? Kasi itong naging amo ko sa Saudi, paano ako nito? Syrian ko. Syrian. Bantap, pinakain nila. Sa nilagam ng pizza, ng pasta, mga ganun. Basta lahat ng luto ng sweet, mga cake, mga dalawa. So, it's pakanahan nato sa six years, kundin, pag nag-apply, ang kagaling niya, ngayon, pag nag-apply ako, kahit may medyo may edad niya, habo ang magtatanong sa iyo, nasa anong person niya. Just because of experience. Oo. Nang nakaraan lang, nag-usap ako sa Dubai. Okay? Pinakit siya ng program. Before mag-dramad yan. Sabi ko, ano pa na siya? Sabi ko, ha? O yung binibigay ng sahod, para lang yan, ha? Sa walang alam. Sabi ko yung tuturuan niya. Walang alam sa Arabic, walang alam sa amin. Sabi ko, meron akong disenso dyan. Marunong rin. Kahit anong sabihin niya, hindi ko ng Arabic ko. Kaya ko sa video. At kahit sabihin niya, ipakita mo nang sa akin sa video, ang recipe, kaya ko sa video. Yun ang secret. Kasi kahit hindi ko gusta, maano ang memorya ko sa magic time. Saka, nasa ganun. Nakaka-amaze yung kanyang ano, ang galing. Ang galing ni Jason, ano yung late ka na natutong magluto ng malalaking mga for so many people, ano, 40 plus ka na halos nagsimula, ano. Pero ibig sabihin pala, it's never too late na matuto ka sa isang skill na pwede mong maging advantage para sa pagtatrabaho. Nag-bake ka rin, di ba? Nakikita ko yung mga tips na ginagawa mo. Lahat. Oo. Wow. From lady driver to cook. Oo. Bilib ako sa, actually, sa tapang niya eh. Yung sabi niya nga kanina, ang baon talaga is tapang at lakas ng loob. Tapang at sa buong. Kita mo yung mga pinagdaanan niyo, Miss Gina, no? Oo. Ang tanong mo po, nabanggit niyo kanina nung nag-umpisa tayo, single mom kayo. Sa journey niyo sa buhay, doon sa halos 20 years, dami niyo pong pinagdaanan. Kumusta po ang mga anak niyo? Ano po ang sabi nila sa inyo? Nai-survive ko sila. Kasi before ako nag-divine, 5 years na kami hiwalay.
yung kaya ko, may drug addict ng Hong Kong. Ang gusto niya lumaman ng yan ang hirap ka. Ganun. And then, noon pa sa babae. So, bago nangyari yun, lahat ng padala niya, inipon ko na hindi niya alam. Ito, ganun. Pwede na ako. Pwede na ako. Ang tanya akong binigo, maghiwalay na kami. So, hindi ka may dalawang sabita. Go. Kasi may budget na ako. Lahat ng padala niya, naisig ko. Naisig ko. Lodi! Lodi! And then, mag-drop, mag-tracking ako. Yun na yun yung sa transport. Ba, naririnig niyo yung salyan. Oo. Ako yun. Ako yung golden. Sa tracking doon. Kilala ko sa mga kalibang sa mga pangungutang ng isko. Pag yan track. Oo. Oo. Kaya ako natutong mag-drive dahil sa tracking. Oo. Saka yung parang may challenge sa kaya ka dahil. Naghiwalay kami. Noong muna, inisip ko. Naghiwalay kami ha. Test note. Naghiwalay kami. Buntis akong 3 months sa pangatlo namin. Oo. And then, yabang na yabang siyang mag-sistempo, magdadasal, magdadasal. Yabang na yabang siya. Pero ano yun, may nag-chat na, nag-ano ba sila? Pray. Nag-pray mo sila, okay. And then, yun. Asan ako nawala ako ng buwan? Survive ka. Doon tayo sa you survived. 3 months po kayong buntis nung naghiwalay. 3 months, oo. Ayun, kasi yabang na yabang test ko na mag-support ng 3 months. Sabi ko, nakakahiya naman kayo. Baka masyadong mabigat. Para sa yung 3,000. Okay? So, mag-decide ako. Kasi gusto na kunin ng mga bata. Mga makakawala siya. Kaya ka. I don't care. Kaya yung tapang. Dala mo. Tapang mo talaga, no? O, yung... Diba yung tapang mo? Sa totoo lang. And then, binisita ko ng family niya ng mga ako. So sabi ko, oh, may visitor pala ako. Pero pinakita ko na sa kanila na magastang na ugali ko. Dapat? Diba? And then, yung kapatid niya kasi nakilin sa Hong Kong. And then ako pa sinisisi ako na nagpakulon. So sabi ko, di wow, ako na nga nawala ng asawa ako sa nagpakulon. Diba? Grabe ka fighter, Gina. Grabe kang fighter. Parang hindi kita kinakakitaan ng parang sa sarili. Hindi ako affected. Hindi ako affected. Kasi, hindi ako affected. Nawala. Miss G, nawala yung sounds kanina. Sabi mo, may sinasabi ka kay Miss Gina kanina. Hindi daw siya affected. Uh-oh. Hindi siya affected. Hindi ako affected. Nagpapasalamat ako at doon sa 26 years old nahiwalay ako ng maaga. Alam mo bakit? Kasi kung ngayon ako maghihiwalay that time na 52 years old ako at wala akong alam kahit anong trabaho na nga magiging gagitang pamilya ko. Diba? Miss Gina, sabi mo nagpapasalamat ka. Oo. Anong message mo sa mga anak mo ngayon at this time? Ay, ang mga anak ko, 10 years at 20 years ako nawala na iwan yung sa mother ko. Sila nagpalaki, sinusustentan ko sila. Iyon ang naging, anong tawag doon? Iyon ang pinakaregalo sa akin sa buhay ko kasi ilang taon ako nawala, hindi naging abo sa mama ko. Hindi sila napariwara. So, naging matig sila. Basta, ang lagi kong ginagawa video call, gumagastos ako ng load para makommunicate sa mga anak ko. Ano nang naging sisil? Hanggang sa nagsituruan kami from school sa video call. Ganun. So, yung tatay nila, gusto kong kunin,
ang mga bata para din kunyari konsensya na hindi na ako ng sustento. So, sinasabi ng Biblia ko kayo ng mga ganyan, mga computer, cellphone, ang sagot ng mga bata. Nandito ang pamilya namin eh, bakit kami sa family. Okay. Hindi ko sila tinuruan na maging magagalit sa kapatid nila. Kasi problema namin mag-asama. Ang sabi ko sa asawa ko, saka na lang. Nawala ka, Miss Gina. Nawala. Eh. Nawala. Ayan. May kumating. Sabi ko sa kanya, saka na lang kayo mag-isa ng inis mo. Kapag kaya na nilang mag-biyahin, mag-isa. Kasi natatakot ako ng itago nila sa akin ng anak ko. So that time, nag-tracking pa lang ako. Malaki kita ko kasi nung that time. 20,000 per family. Malaki na yun noon. Kaya dapat, kasi minong ko sa kasal yun yung ari ng track. Ito yung track yung hinihingal ko. So parang kayo nagpa-aral sa akin, hindi mo yun. Sabi ko, kailangan mabago yung buhay ko. Hindi ako po, hindi mo ito. Niloko na ako ng kasawa ko. Tapos, babalik ko, ganun pa rin ako. Ayoko, kaya hindi mo ito. Pag-uwi na ako. Pagdating na, sa bonggating, dahil, di ba? Miss Gina, kung kunwari yung isa sa mga anak mo, tatlo, nagsabi sa'yo na gusto rin nila maging OFW, papayagan mo ba? Sa nakikita ko, no, ang mga bata ngayon, wala silang planong lumabas ng bansa. Kasi may kanyaan na silang negosyo ngayon. Pero yung pangalawang anak ko, yung sabi niya, gusto niya, sabi ko, bibigyan na lang sa mga kapitan. Kasi hindi biro ang mga ibang bansa. Kaya ko sa kanila. Naranasan kung, mo na eh. Eh, iba. Meron din mga namamatay ng mga lalaki sa ibang bansa. Nire-rate ng mga arambo. Oo. Yeah, oo. I've heard of that. Maganda yung sinasabi niya, Miss Gino, na hindi biro ang mga ibang bansa. Oo. Based kaya gusto natin lumabas talaga, oo. Mayroon ka dapat tapang. Mayroon kang tapang, confidence, ng buo yung loob mo, katulad ni Regina. Otherwise, talaga, hindi ka makakasurvive. Yan ang isang bagay na meron ka. Kaya, simula pa lang. Yung nag-a-apply ang ganda, diba? Mukha na eh. Iba na. Maraming tibitin na. Ang ganyan. Ay, tama. Oo. Magkaiba yung tinalat. Sobrang busy na. Miss Jean, kasi mabilis talaga ang oras, no? Oh. Hihingan ko na lang na, may tanong ka pa ba kay Miss Gina bago ako maghingi sa kanya? Uh-oh. Wala na. Miss Gina, ang tanong ko lang, anong message mo doon sa mga Pinoy na gustong mag-abroad? Kasi nabanggit ni Miss Jean kanina, napaka-iba talaga ang buhay ngayon sa Pilipinas. Hindi biro. Dahil sa pandemic at sa marami pang bagay, maraming walang trabaho at ang gusto talaga nila mag-abroad. Anong message mo? Huwag nilang gawin bilog ang pagsakay sa aeroplano. Kasi pagsakay sa aeroplano, masarap. Pero pagdating sa amo, kung kaya nilang tanggapin sa dibdib nila, nababa ang pagkatao mo at hindi ka lalaban, huwag ka nang umalis. Kasi ako lumalaban ako sa among at naninigaw ako sa among. Take it or leave it. Yun lang sa akin. Sige, ikaw mag-dito. Kaya mo. Laki-laki mo lang. Nag-dising pagkasa para makapasok ka ng trabaho mo. At ang pinagkara lang ko, sabi sa nila, 3 months, alam mo, dito dati kong amo, namimura mo pala ako, hindi ko pa alam. Tawa lang ako ng tawa. Kasi, naiinitin ko pero hindi ako makapagsalita. Pero nung natuto ko sa 5 months,
Sinagot. Kaya ko na sinibang. Oh. Sabi ko, hindi ko ako kaya. Kaya kahit matanda na ako ni Pasimil. Kasi sa trabaho kasi, nilalabang ko. Marunong ako magsalita. Ilan na yung nakakaisip ko. Imagine, Miss Jean, before ako sumakay ng aeroplano, first employer, ha? Sinakadala na ako ng pera. Wow. Wala akong ma-say, Miss Jean. So, wala na akong tanong. Miss Jean, oh, meron ka pa bang last message kay Miss Regina? Ano, oo, natutuwa lang ako makinig sa story niya kasi nakikita mo talaga yung tapang, paano siya nakasurvive. Napag-usapan namin kanina, may post kasi ako isa na, I will survive, I shall survive. Kasi ganun ang buhay niya yun. Kung hindi ka magsusurvive, wala nangyari sa buhay mo. Alam. Pasabi mo, alam mo ba? Sabi niya kanina, ako rin yun, I shall survive. Mm-hmm. Alam mo ba, Miss Jean? Kaya, inaangkin namin yung I shall serve. Yes? Ano? Nairosdal ko ang mga anak ko. Nairosdal ko ang mga anak ko. And I'm proud to be a single mom. Yung anak niya. Oo. Talaga naman pong nakaka-proud. So, survivor. Survivor si Gina. Survivor si Gina. And I'm proud na merong isang Pinay na ganyan. Sana gayahin natin yung mga OFW, yung mga lalabas. Sa, maging matapang tayo kapag ni Gina. Basta-basta. Mm-hmm. Lang sabihin, kaya ko yan. Kasi dito pagdating mo. Bilang isang trabaho na gawin mo. Multiple jobs mo. Oo. Yan. Yan. Kalaban na kayo. Ang dahilan ko. Pati sarili mo kalaban mo. Diba, pati sarili mo kalaban, mahina-hina ka, walang mangyayari sa'yo. Sa Dubai kasi, salamat sa ano? Salamat sa inspirasyon. Sabi mo nga, Miss Gina, lumalaban ka. Oo. Pero nakakatuwa na naikwento niya, yung naikwento mo, yung pinagdaanan mo. So, wow, saludo kami sa iyo ni Miss Jean. Miss Gina, may ano pa pong message niyo? May gusto pa po ba kayong sabihin sa mga anak niyo kung mapanood nila itong video bago ako magpaalam? Yun lang. Manahin yung pagiging mapatag ko. And maging open-minded sa lahat ng bagay. Open-minded na hindi maging pariwara. Open-minded na. Kasi kung hindi ko naman ginawain, hindi magiging maayos ang buhay ng pamilya. Diba? So, ang message niyo po is maging matatag katulad niyo, maging open-minded. Para po, of course, maging maayos. Huwag mapapariwara. Huwag mapariwara. Oo. Okay. Ayan, nasa office niya niya siya. Oo. Office niya yan, no? Nasa office. Gagawa ko ng... Ayan. Okay. Pag nag-open ako ng Korean restaurant, meron akong barista, meron akong waiter, meron akong cashier. Ako yung cook, kapag ko siyempre yung cashier. Diba? Ayan. Plano na siya. Hindi ako magbabaalam. Sa labas. Pamilya ko kasi, experience ba sa mga bata. May welder ako. So, kompleto po pala. Oo, kompleto na. O yan, Gina. Ayan. Magpapaalam so, na. Oo. So, maraming salamat, Miss Gina, sa pag-share ng iyong kwento. Napakaganda. And, Miss Jean, maraming salamat. Magkita tayo next week, Miss Jean. Yes. Join ka kahit na bago tayo mag-kamusta kakabayan on Saturday ulit next week. So, Miss Gina, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan. And kami looking forward na makita at matikman. Sana makatikim kami dun sa 450 recipes mo dun, kahit isa. Matikman namin pag umuwi ka ng Pilipinas. So, yun po. So, mga kababayan, please don't forget to visit our website. It's www.angpinoy.net. And this episode will be uploaded in YouTube. So, kung hindi pa po kayo subscriber at hindi pa po kayo nagla-like, please follow us
Ang pangalan po ng aming channel ay Ang Pinoy Channel. Suportahan niyo po kami ni na Miss Jean at kailangan po namin ang tulong niyo. So maraming salamat and good night. Ingat ka dyan, Miss Gina. Salamat po. Good night, Miss Gina. Thanks, Miss Jean. Bye, Jason. Bye-bye.